Christmas is just around the corner. Ang bilis talaga ng panahon, ano po? Nakatayo na po ang mga naglalaki ang mga Christmas trees. Nakaset up na rin ang mga kumukuti-kutitap ng mga ilaw. Paskong-pasko na ang feels dito sa Metro Manila. Sa mga pasyalang afford sa bulsa ng mga Pinoy. Tara na, simulan na natin ang paglilibot at i-enjoy ang Pasko sa Metro. Na talagang atrasan dahil ngayong taon, tuloy na tuloy ang Pasko ng mga Pinoy. Merry Christmas! Woo! Ang Pasko ay para sa mga bata. Panahon din ito para sa bonding ng pamilya at magkakaibigan. And dapat as early as now, alam nyo na ang the best place to be para mag-enjoy at magkaroon ng happy memories. Hindi kailangang gumastos ng sobrang mahal. Ang importante, komportable at stress-free. Saan nyo ba naiisip pumasyal na budget-friendly? Eh di sa paboritong hangout ng tropa at pamilya, di ba? O eto na, ang McDo. Lalayo ka pa ba? So, countdown tayo ha? 5, 4, 3, 2, 1! Yay! Ang saya-saya, di ba? Napakaganda ng pailaw dito sa McDo. At hindi lang dito sa UN sa Manila, ganito kaliwanag ang mga restaurant nila. Kailangan daw talaga abangan pa ang ibang mga branches dito sa Metro Manila, Pampanga, Bulacan at Cavite. Tiyak mag-e-enjoy kayo sa pailaw ng McDo. At hindi lang yan, may kasama rin special na mga treats mula sa kanilang kainan. 5, 4, 3, 2, 1! Tingnan nyo naman, level up ang paboritong tambayan ng bayan. Christmas feels na talaga. Wanted to make that celebration more fun, more festive, and of course more magical, no? Through a store light show, which they can enjoy while they're also enjoying the McDonald's favorite that they have. Special ang treat nila dito, mapa dine-in, take-out, o drive-through man yan. Dahil all out sila ngayon para magpasaya ng kanilang mga customer. Now that it's a quite a different situation na mas nakakalabas na ang mga tao, ang mga pamilya, at mas lalo naman yung mga bata, we really wanted to make our light show this year bigger and better. And it's bigger and better because more than the drive-thru lang, we really wanted to light up naman na the facade or the front of our store. Para kahit yung mga customers natin na nag-dine-in or nag-take-out, maka-experience din sila ng light show na to. Hindi kompleto ang Christmas celebration dito kung walang mapagsasaluhang masarap na holiday treats. It's composed of several new products, one of which is our new McCrispy Jamonado Sandwich. So it's basically that crispy chicken fillet that, you know, Filipinos already love. We also have some desserts that you can indulge in. So we have 3 new flavors that we introduced this year. So we have the Speculoos Cookie McFlurry, a Coffee Caramel McFlurry, and also the McCafe Speculoos Cookie Frack. Well, it's a differentiated flavor from our usual Oreo, and it really was inspired with the mga flavors that are familiar and favorite ng mga Pinoy, no? So especially si caramel, sikat na sikat sa mga Pinoy, and coffee is also something that's well-loved. So we wanted to put 2 things that are favorites of Filipinos together in that one very delectable, delicious dessert that I'm sure that they will love. Si Speculoos Cookie naman is also inspired with the Christmas theme. So Speculoos is also famous flavor that we wanted to combine also with caramel, which is again, as I mentioned kanina, no, very familiar yan and favorite ng Pinoy. So again, it's really combining 2 different flavors into one very delicious, delectable, indulgent dessert na matutuwa talagang ang mga Pinoy na matikman. Well, it will be served for the entire November and December. So limited time offer lang po siya. So make sure to catch those desserts dahil sandali lang po siya magiging available sa McDo. Ang sarap naman yan. Ito ang good news. Available ang mga holiday treats na ito sa mga branches nila. Dahil ang
Pasko'y panahon ng pagmamahalan at bigayan. Hindi kinakalimutan ng kumpanya ang kanilang pagkakawang gawa at pwede tayong maging bahagi nito. Let us all share our blessings. The donation drive is something that we're activating in partnership with our chosen beneficiaries through Ronald McDonald House Charities or RMHC. So we're giving away Happy Meal toys and books to those partner beneficiaries. Good food, great place, plus charity. Ayan ang Christmas experience dito. Pagkatapos mabusog ng tiyan, ang mga mata naman natin ang ating papakainin ng makukulay at magagandang tanawin. This is the 50-gram jar. Ay, proud ako, lumaki na siya. So, ang face cream mas nakaka-exfoliate kasi kaya yan ng ating neck and face. K-Magic Skin Cream for Face. Simulan na natin ang paglilibot sa pasyalan sa Metro. Mula noon hanggang ngayon, basta pasyala ng masang Pinoy, walang iba kung hindi sa Cubao na yan. Taon-taon sa Araneta City, nagsisimula ang Pasko sa Pilipinas dahil sa walang kupas at tradisyon ng pagbubukas ng giant Christmas tree na may 100 feet tall na taas at sangkaterbang dekorasyon at pailaw. Alam niyo ba na mahigit 40 years ng tradisyon ito mula pa noong 1981? At ngayong taon, mismong si Angkabogabol Vice Ganda ang nanguna sa pagpapailaw ng Christmas tree kasama pa ang ilang celebrities. Nagliwanag ang buong Cubao dahil sa 3,000 ilaw na inilagay sa giant Christmas tree dito sa Araneta City. Sinamahan pa ng 2,000 red at gold Christmas balls, 1,000 na iba't ibang palamuti na sunod sa carnival theme na yung taon. Amazing! Pareho lang rin ang wish ng lahat. Yung tuluyan ng matapos yung pandemya at tuluyan ng magbalik ko sa normal lang sa ganun lahat tayo makakilos at makagawa na ng mga dati pa nating ginagawa at masaya nating ginagawa. My wish this coming Christmas is to see my family, to be happy, to be healthy, and to see the Philippines open up more in a health and safe way. Ang wish ko talaga ay sana mawala o mabawasan ng mga stray animals or mga neglected and abused animals. Well, I'm hoping na things go back to normal. Wish ko ngayong Pasko, syempre, good health para sa family ko at good health din sa buong mundo. Isa lang ang wish ko ngayong Pasko, sana mas marami pa tayong kapamilya ang magsama-sama sa isang bubong. 3, 2, 1! Tulad ko, alam kong excited din kayo sa pagbabalik ng minamahal nating lahat. Ang COD o Christmas Show or Christmas on Display. Makalipas ang mahigit isang dekada na ito'y nawala sa Cubao, ngayon, eto na nga, nagbabalik sa Araneta City. And here is a sign for you. Throwback ang pakiramdam na makita ulit ang mga gumagalaw na manikin habang pinapanood natin na paulit-ulit ang kwento ng unang Pasko. Old time's sake, binabalik ng Araneta City ang Christmas on Display para sa ating mga batang 80s at sa mga kabataan ngayon dahil bahagi ito ng Pasko sa Metro. It's a family holiday treat kaya don't miss it. Ine-enjoy natin kasi ito yung symbol ng Christmas eh. Daming tao dati, tapos ang saya-saya. Maganda pa at masaya po dito. Marami pa ang makikita dito kaya sa mga gustong mag-reminis ng kanilang masayang kabataan, what are you waiting for? Tara na sa Araneta City sa Cubao. With all of this, no, all over the city, we have them spread out. So anywhere you go, you will have fun and laughter, no? Masaya. Pasko eh. Pag Pasko, walang dahilan para maging malungkot, di ba? Kailangan maging masaya. Especially for the children, for the kids, for the young at heart.
Iba't ibang tema naman ang Pasko ang hatid ng mga SM Supermalls ngayong taon. Sa Mega Mall, out of this world ang feel sa kanilang Christmas attraction na tinawag na Christmas in Space. Nakaka-thrill ang pagsilip sa kalawakan sa pamamagitan ng Mega Space Odyssey na magdadala sa atin sa outer space. Inilawan na rin ang kanilang Mega Christmas Tree na puno ng mga stars at mga ilaw bilang hudyat na simula na nga ng holiday season. Siguradong matutuwa naman ang mga chikiting sa traditional gingerbread Christmas na hatid ng SM MOA. At may chance pang ma-meet si Santa. Merry Christmas! Enchanting naman ang hatid na holiday treat ng SM North EDSA sa kanilang Magical Northern Holidays. And if you want more, rampa na at umaura sa Makati dahil hindi naman magpapakabog ang Festival of Light Show sa Ayala Triangle. Libo-libong mga ilaw na nakasabit sa mga puno, kumukuti-kutita at sumasayaw sa saliw ng musika. Totally mesmerizing talaga. Kaya mga families from all over dumadayo pa para ma-experience ang spectacular Christmas musical treat na ito. Very Instagrammable din. Ang ganda, sir. Ganda ng light. It's a whole park with lights, so I was surprised and amazed. Nagandahan ako sa board, entertaining. Tuwan-tuwa yung apo ko. Dilat na dilat yung mata niya sa mga ilaw. Talaga namang Christmas is in the air na everywhere. Hindi lang sa mga malalaking mall at mga pasyalan. Kahit sa ating friendly neighborhood na mga barabarangay. Feel na rin ang spirit of Christmas tulad na lang ng isang maliit na kalye dito sa Manila. Feel good ang mood sa kanilang pailaw. Treat na daw nila ito para kahit man lang sandali, maibsan ang stress ng kanilang mga kapitbahay sa mga challenges ng buhay ngayon. Nag-decide ako kasama yung mga council ko na mag-provide ng ganito mga Christmas decor kahit papaano, mapaganda, ma-appreciate ng mga bata. Nakaka-miss po kasi nung bata ako maraming ganito din eh. Parang sa mga bata, masaya talaga pag nakakita ng ganito. At least nakakapag-isip yung mga taga-barangay na para mapasaya yung mga tao sa konting mga pasyalan na ganito. Only sa saya ang ganda ng mga Christmas pasyalan, di ba? Ganyan ang Pasko dito sa Metro. Pero higit sa mga pasyalan na makikita at mapupuntahan ngayong Pasko, ang pagmamalasakit at pagbabahagi sa kapwa pa rin, ang dapat huwag nating kalimutan na tunay na diwa nito ay pagmamahalan sa pamilya at sa kapwa. Business is business. Dumadaan talaga ang lahat ng negosyo sa ups and downs. Pero hindi lahat ay nagkakaroon ng pagkakataong bumangon matapos ang delubyo sa negosyo. Ibahin ninyo ang isang kumpanyang nakita namin sa Bacolod na ilang beses grabing nadapa, naupos at nawala ng pag-asa, pero nang dahil sa asukal, patuloy na lumaban. Mai-inspire kayo sa napakatamis na kwento ng tagumpay sa asukal. Sugar overload. Basta dessert talagang nakaka-good vibes. Pero ang buhay hindi palagi ang sing-tamis ng dessert at puro good vibes lang. Ganyan ang buhay sa negosyo. At yan din ang sinapit ng kumpanyang ito sa Negros Occidental, ang Victorias. Matapos makabuo ng dinastiya at imperyo dahil sa produkto nilang asukal. Sa isang iglap, bigla itong nalusaw. Dumaan sila sa pait ng buhay na humahamon hindi lang sa kanilang katatagan bilang kumpanya, kundi pati na rin sa kanilang mga manggagawa at mga magsasaka. Ito ang Victorias Milling Company, kilalang isa sa pinakamalaking tagagawa ng asukal sa buong bansa. 1919, unang naitayo ang Victorias Milling Company sa Negros Occidental. Pangalang naging bukang bibig ng mga consumer at naging bahagi ng ating kabataan kasama ng mga kape at gatas na ating tinitimpla sa umaga. Ano sa palagay ninyo ang pinaka-importanting bahagi ng kasaysayan
ng Victorias? Ang Victorias Milling Company, siya kasi yung pinaka, isa sa pinakaunang mill dito sa Pilipinas. Nung tinayo siya, isa siya sa pinakamalaki sa buong Asia. It has its own aeroplano. May airstrip kami, may aeroplano siya, may barge siya, papunta ng Manila. Marami siyang tao. So, kilala siya sa buong industriya na siya yung pinakamalaking sugar mill sa Pilipinas. Pilipinas. Big time talaga dati. Dati. Kasi unang-una talaga siya. Una siya. Bawat sulok ng kanilang planta ay simbolo ng bittersweet nilang karera sa pagninegosyo sa asukal. Mapanatili lang sa merkado ang kanilang ipinagmamalaking dekalidad na asukal. Ang tren na ito ang siyang bumaybay sa kabuuan ng hasyenda. Ito na lamang ang natitirang alaala ng minsang araw-araw na paghahakot ng inaning tubo mula sa mga taniman tungo sa gilingan. Sa unang mga taon, naging maganda ang takbo ng Victorias. Matapos lang ang ilang taon, ang Victorias at North Negro Sugar Company ay nagsanib puwersa. Walang duda, agad kumita at lumaki ang asukarerang nagsimula sa simpleng pangarap. Pero kasabay ng pag-asenso ng bawat negosyo, ang mga hamon na hinaharap nito. Tumini talagang dati, pag sinabi mong Victorias, alam na nila, dyan ang nanggagaling ang asukal. Yes. Naalala pa ba ng karamihan yan? Oo. Yung glory days ng Victoria? Nung glory days talaga ng VMC, no, ang naalala namin doon, it's a cradle to grave para sa mga empleyado namin. So mula nung pagpanganak ng mga anak nila, tumutulong lang yung kumpanya sa pagpapaaral, binibigyan ng bigas, binibigyan yung mga empleyado namin, pati LPG. Merong grocery store dito kung saan sila pwedeng mamili. Ang daming binibigay na benepisyo for our workers talaga nung time na yon. Binabalik sa community. This is the 50-gram jar. Ay, proud ako. Lumaki na siya. So, ang face cream mas nakaka-exfoliate kasi kaya yan ng ating neck and face. K-Magic Skin Cream for Face. Kabilang ang kumpanyang ito sa mga ikinadena sa minsang kamalasan ng tadhana. 1995 nang tamaan ng krisis pinansyal ang Victorias. Sabay pa ang salasalabit na usaping legal at politikal sa probinsya noon. Unti-unting nalulugi ang kumpanyang nagdala sa Negros Occidental ng pagkakakilanlan at karangalan. Kabi-kabilang issue ang kinaharap nila. Dahil sa pagpasok ng mga asukal na imported galing ibang bansa at mas mura pa, ang kumpanyang minsang namayagpag ay nagmakaawa upang huwag maglaho sa merkado. Noong recession, ang daming tao, manggagawa, pamilya ang naapektuhan. Paano kayo nag-struggle noon? Ano yung pinakamababang punto? Siguro yung pinakamasakit na part nung nag-collapse yung VMC. Yung isang kailangan namin na gawin in order for the company to survive is magtanggal talaga ng maraming tao. So yun yung pinakamasakit. Nung mga time na yun, kung naalala nung mga iba, famous na famous yung Batang Negros. Kasi yun yung naging picture na naghihirap yung buong industriya na butot balat yung mga bata, hindi makakain. Ang hirap talaga nung panahon na yun. Especially yung mga nawalan ng trabaho dito sa VMC. Ang dami nila. Pero hindi maaaring sumuko ang Victorias para sa libo-libo manggagawang umaasa sa kanila. Pero sa pagmamahal at pagmamalasakit sa mga tao, naging matapang sila at unti-unting pinalago ulit ang kumpanyang muntik nang maglaho sa alaala ng mga Pinoy. Ang 600 ektaryang tubuhan na ito ang siyang bumubuhay sa mahigit 1,700 mga manggagawa dito kasama ang kanilang mga pamilya. Kasing dami ng mga tubong ito ang bilang ng kanilang mga biyaya. Hindi lamang ng tulong, pati pag-asa tungo sa kanilang mga pangarap. So kailan siya nagsimulang parang magkaroon ulit ng liwanag at pag-asa? 2009, 2010, unti-unti nang bumabalik yung tiwala sa Victorias Milling, yung finances namin, bumubuti na siya. Nagsa-start na siyang mag-recover. Mahirap siya. May mga suppliers na ang tagal hindi namin mabayaran. But ang laki ng pasasalamat namin dahil sila yung mga planters,
tinulungan kami, yung mga traders, yung mga suppliers, yung mga bangko. Kasabay ng kanilang pagbangon ay ang mas lalong pangangalaga nila sa kanilang mga manggagawa. 7 dekada nang nakatayo ang tulay na ito na tila simbolo ng nakaraang kasaysayan ng Victoria's Milling Corporation tungo sa modernisasyon. Tumulay na nga at tumawid ang negosyo mula asukal tungo sa iba't ibang produkto at serbisyo sa makabagong panahon. Sa makabagong henerasyon, eto na ang Victoria's Milling Company ngayon. Sumasabay na sila sa uso. At ngayon, nagbalik na naman ang Victoria sa mga supermarket. O hindi ba? Pero hindi na lang asukal. Yes. Ano pa? Merong kayong sardinas? Sardinas, meron kaming bangus, meron kaming meatline products, ham, bacon, chorizo. Yun yung pinakamasarap at yun yung tinututukan ngayon. Malaking bahagi ng production namin doon, actually in-export sa US. Talagang nagiging agresibo na ulit ang Victoria's. Dati diba, pag tinitingnan mo yung sugar, yung asukal lang talaga. Ngayon, ang dami ng industries na nakakabit sa kanya. Ang pagpoproduce ng fuel, which is ethanol, ang paggawa ng rubbing alcohol na nakatulong ng malaki during the pandemia, at we can generate power na pwede nating ibenta sa grid. Ang daming brownout ngayon. So makakatulong talaga siya to help the communities around us. Sa kwento ng Victoria's, marami ang tiyak nakaka-relate dahil sa pagsubok na pinagdaanan, lalo na yung mga sumabak sa pagninegosyo. Pero kagaya ng pinagdaanan ang karanasan ng Victoria's Milling Company, nalugmok man at nadapa, laban lang. Walang pait ang hindi nila kayang patamisin. Dahil para sa kanila, ang kwento ng kanilang kumpanya, kwento ng bawat Pilipino. Fresh, head turner, at certified hunk itong TikTokerist na si Sean. Sa bawat giling at indak niya sa camera, umuulan ng likes at mga pa-heart ng iba. Pero alam niyo ba, itong napakakilala na TikTokerist sa isang iglap, ang likes at hearts ng mga netizen, naging sad emojis. Marami kasi ang nagulat dahil sa muli niyang paghataw, abay kulang na ang kanyang katawan. But life must go on para kay Sean. Kaya ngayon, isa na siyang inspirasyon. Heto na ang kwento ng putol TikTokerist ng Bataan, ang makabuluhang sayaw ni Sean. Hindi naman importante na maging perfecto tayo. Ang mahalaga dun ay yung mahal mo yung sarili mo. Ganda ng mukha ang kanyang puhunan at tikas ng katawan ng panlaban para kumita siya ng extra income. Sa murang edad ni Sean Lester Beltran, aminado siyang pansinin ang kanyang charm. Saktong biniyayaan pa ng talento mula langit dahil ang husay niyang sumayaw. Kaya lamang si Sean sa kanyang mga kaedad at kasabayan, lalo kung physical na itsura ang pag-uusapan. Pero biglang nagbago ang lahat kung kailan malapit na siyang tuluyang umangat. Noon kasi, konting pa-cute at sayaw lang sa camera, marami agad ang kinikilig sa kanya. Dahilan, parang iba'y magbigay at magpadala pa ng pera. Sa likod kasi ng mapang-akit niyang mukha at galing sa paghataw, nakatago ang katotohanan, kapos sa buhay ang binatang taga-Bataan. Kaya nakasalalay sa kanyang mga pag-aura sa social media ang pantulong niya sa pamilya. So ano yung talagang pangarap mo bago ka maging TikTok star? Maging artista, kung ano-ano pong content po yung ginawa ko, kumanta, sumayaw, nagpatawa ng mga tao, yun po. Totoo. Tapos nakita mo yung pinakapatok, yung sayaw. Opo, yung sayaw po. Anong nasabi mo sa sarili mo na parang eto na ang kabuhayan ko? Opo, eto na po. Napakadali po ng pera po sa akin nun. Sa totoo po, easy money po. Naglalive lang po ako, ngiti, papakit lang po ako sa mga camera. Ayun po, may magpapadala na po sa akin. May mga mag-chat po, Gcash mo, chat-chat. Wow, ganon. O, saan mo naman dinala yung pera mo? Ayun po, binibigay ko po sa mama ko po. Ah, po.
Lahat ng racket pinasok ni Sean, pati pagbubiukon, hindi niya kinaligtaan. Umextra din sa TV pero ang madalas na in-demand siya sa mga photoshoot at modeling. Artistahin kasi ang rehistro niya sa camera. Patunay dyan sina Buds, Joey at Jai, ang glam team ni Sean. Nung nakita ko pa lang siya, parang sabi ko, ah, hindi ako mahihirapan. Parang i-groom siya, para, I mean, last na yung makeup na alam ko na yung pag nakita ko siya, alam ko na agad yung gagawin. Parang minimal lang yung dapat ilagay. Pang-artista talaga. Maganda kay Sean is kahit ano ipasuot mo sa kanya, gains siya. Wala siyang reklamo. And also, proportion kasi yung katawan niya. Yung eyes ni Sean, very expressive. At yung skin niya, sobrang kinis. Na hindi ako nahihirapan mag-edit. Naku, Sean, ang ginawa mo. Hindi ko makapit. Pero tulad ng ordinaryong kabataan, may pasaway moment din itong si Sean. Award kung award ang inaabot niya sa kanyang trio, Tagapayo, kapag nawawala siya sa wisyo. Naniniwala kasi ang glam team niya na malayo pa ang mararating ni Sean. Huwag lang mawala sa focus at dapat mabantayan. Party na ba talaga? Mamaya ng chicks dapat. Bawal magkasakit sa tulad niyang inaasahan ng kanyang pamilya. Bilang panganay sa anim na magkakapatid, pangarap ni Sean na matulungan ng lahat ng kanyang mga kapatid sa pagtatapos ng pag-aaral. Kaya nagsakripisyo siyang tumigil sa kanyang pag-aaral para magbigay daan sa ibang kapatid na masigasig. Kakatulong ka na talaga. Kakatulong mo talaga. Oo, sa pamilya mo. Kapagmahal po akong anak, kapagmahal na kapatid, maalagayin po sa kanila. Walang puwang ang kahinaan sa pagkataon niya. Bawat araw sinisiguradong mag-improve ang sarili dahil gusto daw niyang may mapatunayan. Minadali niyang mapaganda ang katawan. Walang mintis ang pagbuhat sa gym at pag-e-exercise. Dahil alam niya kapag lalong nahulma ang kanyang katawan, mas mataas ang tsansa niyang lalo pang mag-viral. Ang mga kaibigan niyang sina Prince at July ang laging umaawat sa kanya sa pag-gym. OA na daw ang pagbubuhat. Pinaalalahanan din namin. Sabi namin na dahan-dahan lang din sa pag-gym. Baka mamaya, maano ka dyan, paano ka, kasi syempre bata ka pa. Milestone kung ituring ni Sean ng improvement sa kanyang katawan. Pero habang lumalaki ang kanyang body at nagkakahubog ang kanyang mga biceps, kasabay nito ang pagsakit bigla sa kanyang kaliwang braso at balikat. Inakala noon ni Sean, epekto lang ng kanyang pagbubuhat ng mabibigat ang kirot. Hanggang isang araw, grabing sakit na ang dito ay bumalot. Nung una, kala ko parang wala lang. Di ko masyadong pinapansin. Nung napaiyak na siya, doon na siya na naramdaman na masakit talaga yung braso niya. Makirot lang po siya. Nakala ko pupilay lang po. Hanggang pinatagal ko po na pinatagal, pinahilot ko po hanggang sa umabot po ng 2 buwan. Di ba bawal papacheck up, tinitiis ko po yung sakit. Saan banda? Sa kasukasuan? Dito po mismo, sa may yung ganto ko po. Oo. Yan. Oo. Sobrang kirot po. Ipinagsawalang bahala ni Sean ang nooy babala na pala na isang bangungot na paparating sa buhay niya. Araw-araw patuloy na lumalaki ang kaliwang braso ni Sean. Ibang sakit din kada araw ang pagdagdag pasakit sa kanya. Ang inakalang pilay, mali pala. Dahil bago pa umabot ang 20th kaarawan niya, mahigit 40 kilos na ang bigat at laki na naging bukol sa braso niya. Stepress po ako. Yung tipong gabi-gabi po, nakapatay po yung ilaw. Umiyak po ako sa kwarto ko po, nakalak po yung pinto. Iyak po ako na iyak, araw-araw pong ganun. Habang sa, ayun po, di ko po sinasabi sa family ko kasi ayoko po makita nilang umiyak po ako eh. Parang sinasarili ko lang po lahat talaga. Pero umabot na sa sukdulan ng kirot at sakit ng kanyang braso. Sinugod sa ospital ang gwapong TikToker. Dito na niya malalaman ang tunay na dahilan ng kanyang karamdaman. Kung bakit humantong sa malalang sakit ang simpleng kirot sa balikat. May pag-asa pa bang matupad ni Sean ang kanyang mga pangarap?
Alamin ang lahat ng sagot sa totoong kwento ng TikTokerist na si Sean sa pagbabalik ng Rated Corina. No more dark secrets because meron na tayong kilikilikit! You have the deo roll on for day and at night para manuot ang whitening kilikili underarm serum. Double action na yan for your kilikili! Kilala ng TikTokerist si Sean Beltran. Strike anywhere and everywhere ang binata para lang makapag-entertain. Pero kalaunan, naging madalang ang pagsayaw ni Sean. Hindi na pa-cute at pa-fall ang kanyang mga moves, kundi dinala na ni Sean ang netizens sa naging malungkot ng kabanata ng kanyang batang-batang buhay. Nagkaroon ng cancer ang boy next door na TikToker. Anong naging pakiramdam mo nung malaman mo? Ayun po, sobrang bumagsak po talaga ako. Sobrang dami ko pa po kasing pangarap talaga nung bata po ako. Lahat po talaga, grabe. Nabigla po ako sa nangyari sa akin. So, nasa dugo ba ninyo yung ganyang sakit? Yung lolo ko po, saka po yung lola ko po. Nagkaroon po ng bone cancer po, pero parang sa akin po napaaga po. Osteosarcoma stage 4 ang tumama kay Sean. Isang pambihirang uri ng bone cancer na nagsasanga-sanga ang mga buto. Sa kaso ni Sean, ang pagsakit sa kanyang braso ang tanging naging sintoma sa kanyang sakit. At nitong Hunyo lamang kinailangang putulin ang kanyang kaliwang braso para maiwasan ang pagkalat at komplikasyong dulot ng kanser. Ang masaklap pa ang pagputol sa kanyang braso nangyari mismo sa kanyang birthday. Handa ka noong araw na yun. Apo. Paano ba mapaghandaan, Sean? Ito po yung nangyari po sa akin. Sabi ko po, kay Lord, kayo na po bahala po sa akin ha. Kung ano pong plano niyo para niyo po sa akin, go po ako doon. Aminado si Sean, hindi agad naging madali para sa kanya na tanggapin ang kanyang sinapit. Tinanong din daw niya ang Diyos, bakit siya pa ang naputulan at nagkaroon ng kapansanan? Pero dahil may pamilya si Sean na nakasuporta sa kanya, agad siyang naliwanagan na hindi lang siya ang mag-isang lumalaban. Meron kang kinikwento na pinaka nakaka-touch na ginawa ng pamilya mo para sa'yo. Ano yon? Yung buho ko po, naglalagas na po siya. So, kailangan ko na po magpakalbo. Nagpakalbo po ako sa labas. Tapos, pagpasok ko po ng bahay, pagkakita ko po, kalbo na po silang lahat. Oo. Oh. Anin po kayo magkakapatid, kalbo po lahat. Kasi yung papa, yung stepfather ko po, kalbo rin po lahat. Si mama po, dapat po magpapakalbo po. Pero sabi ko po, ma, wag na ma. Sabi ko po, kasi po, mahaba na po buhok ng mama po. Eh. Sabi ko, ma, okay lang ma. Makita ko lang kayo na andyan. Sobrang saya ko na. Parang naiyak po ako nun talaga. Oo, nakakaiyak naman yon. Lahat ng kapatid mo. Kalbo po. Wow. Parang kaya natin to. Born fighter itong si Sean, kaya inisip niya na life must go on. May plano pa daw ang Diyos sa kanya, kaya buhay pa siya. Isang araw lang makalipas siyang maputulan. Kinuha agad ni Sean ang kanyang cellphone at buong tapang na muling umindak at sumayaw. Grabe, ito po yata talaga yung plano sa akin ni Papa God. Nilagay po ako sa sitwasyon po na yon kasi po may plano po siya para sa akin. Hindi po yung plano ng una. Ayun po yung ginawa niya sa akin. Nilagay niya po ako sa ganitong sitwasyon kasi po para mag-inspirasyon po sa mga tao. Dahil sa tapang at lakas ng loob ni Sean, instant idol siya ngayon sa social media. Ang kabawasan ng kanyang katawan pa daw ang nagbukas ng pinto para siya ay lalong makilala. Dahil ngayon, ang milyon-milyong views niya sa TikTok na ang ebidensya, viral na talaga siya. Sa aking TikTok, may sasayaw na hindi ako, kung hindi isang kilalang superstar sa TikTok, Sean Beltran! Tatlong buwan matapos siya'y maging ganap na PWD o Person with Disability, alam ni siya na bagong tao na siya at bagong buhay na ito para sa kanya.
Patuloy ang kanyang chemotherapy sa ngayon, pero patuloy pa rin siyang nagpapakatatag. Balik workout na si Sean para palakasin ang kanyang katawan. Nasa gym ka pa rin? Oo. Marami pong yung mga tao po sa gym. Oo. Yung una po, siyempre tumingi po sila sa akin, niyang-iya po ako eh. Oo. Pero ako po, tuloy-tuloy lang po ako. Gusto ko to eh. Tutuloy ko yung pangarap ko. So sila po, tinulungan din po nila ako. Doon po ako natuwa po lalo. Sobrang napaka-inspiring ng attitude nitong batang to. Pero sa kabila ng lahat ng nangyari sa kanya, eh patuloy pa rin niyang bumangon at inaabot ang kanyang mga pangarap. So very inspiring yung kanyang story. Bata pa lang, marami na siyang pinagdaraan sa buhay. Sobrang naengganyo ako nung natuklasan ko yung kwento ng buhay niya. Mas ginanaan ako mabuhay. Sa muli niyang pagharap sa kamera, isang palabang Sean na ang makikita. Wala siyang pag-aalinlangan na ipakita ang kanyang kakulangan at kapansanan, hindi siya nahihiya. Ibang glow rin ang aura niya sa mukha. Dahil kita sa mga mata ni Sean, ang kagustuhang ituloy ang naudlot niyang pangarap sa buhay. Lalabas ka? Talaga nakasando ka? Sando lang po ako, wala po akong t-shirt. Bakit? Kasi po, ito na po ako eh. Oo. Ito na po ako, hindi na po may babalik, hindi na po siya tutubo. Siyempre, ito na po ako. Kailangan mo na tanggapin yung sarili mo. Huwag kang mahiya sa mga tao. Ang sarili mo lang dapat. Kakampi mo sarili mo eh. Sinubok man siya ng langit, alam niyang hindi dito natatapos ang buhay. At tulad ng dati, patuloy siyang sasayaw at iindak dahil ito ang kanyang kaligayahan. Ang magbigay saya at inspirasyon sa lahat. Pero ngayon, bawat hataw at giling niya, isang makabuluhang sayaw na para kay Sean. Bakit patuloy ka pa rin sumasayaw? Para po maging inspirasyon po sa mga tao. Hindi lang po sa mga tao, pati po sa mga kagaya ko pong may sakit, na kahit anong hamon ng buhay, may kabansana ka man o wala, tuloy-tuloy pa rin ang pangarap. Ano ang gusto mong maalala ng tao sa'yo? Ano man ang mangyari? Tapang ko po, yung pinakita ko po, yung inspirasyon ko pong naibigay po sa kanila, kahit po sa ganung paraan. Palakpakan para kay Sean! Ito pinag-aralan talaga namin. Look at the back. Merong before and after. A real clinical trial from the United States. Because the active ingredient is tried and tested. A love to lash. Pampakapal ng pilik mata at kilay. Ang maganda dito sa love to lash ay yung applicator niya na pinasadya pa namin. Meron siyang foam. Kasi ilalagay mo yan doon sa parang pinaka-roots ng iyong pilik mata. Isang guhit lang sa baba at taas, pwede na, wag nang paulit-ulit, hindi kailangan. Use it and in 4 weeks, makikita nyo na ang difference. Pahaba na ng pahaba ang inyong pilik mata. And mababawasan ang lagas. Lalo na kung kayo ay nag-curl lash and nagmamaskara everyday. The only one in the market with a clinical trial, tried and tested, a love to lash.